Higit 4.4 million pesos na raw na halaga ng food at non-food items ang naipamahagi na sa mga local government units o LGUs na apektado ng Tropical Storm Florida na dumaan dito sa bansa. Ayon po kay Department of Social Welfare and Development or ayon sa DSWD, sa naturang figure itong bulk ng assistance na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos ay i-deliver na po sa Region 2 o sa Cagayan Valley. Ang iba naman ay ibigay sa Region 1 o sa Ilocos Region, sa Region 3 o Central Luzon, ang Region 4A o Calabarzon, at sa Cordillera Administrative Region o CAR. Samantala, patuloy namang inaalalaya ng DSWD ang mga LGUs dito pa rin sa kondisyon ng 669 na pamilya o katumbasyan ng 2,057 na katao na kasalukuyang nasa temporary shelter sa 36 na evacuation center sa rehiyon. Siniguro rin po ng ahensya na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga local government units para siguruhing sapat ang mga resources na ipapamahagi sa mga apektadong populasyon sa pamamagitan ng kanilang field offices. Ang DSWD ay ang lead agency para sa camp coordination and camp management cluster. Kung maalala, labis na naapektuhan ng bagyong Florida ang Northern Luzon, habang ang Southwest Monsoon naman ay hinatak itong Southwest Monsoon na hinatak ng bagyo ay nakakapekto po yan doon sa Southern Luzon, particular sa Bicol Region. Nasa kabuang 11,953 na pamilya naman o 47,169 na mga individual ang apektado ng mga masamang panahon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, ang Calabarzon, Cordillera Administrative Region at National Capital Region o dito sa Metro Manila. Samantala, nasa 1,726 daw na pamilya sa ngayon o katumbas ng 6,623 na mga individual ang nanunuluyan sa 100 na evacuation centers at ang iba ay nakikita naman sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Kasabay naman ng pananalasa ng bagyo, ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang lahat ng pasok sa gobyerno at klase sa mga public schools sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan dahil nga sa pag-ulan at mga pagbaha. O ayan, ang ating pambansang manang si Senator I.M.E. Marcos ay hindi na rin po nakatiis at tila bagang pinipressure niya na ang PNP at ang NBI dito sa issue ng mga pagdukot at pagkitil ng buhay ng mga inosenteng mga kabataan at syempre yung iba pang mga like yung recently yung diumanong involved sa Bukas Kotsigang at particularly syempre yung mga kababaihan na ginagasa tapos tinitigi pa sila. So nasalita ang ating manang, sabi niya, ito one day ago, pinost din natin to, pagdukot at pagpatay sa mga kabataan dapat imbestigahan. Hinihiling ko sa PNP at NBI na agarang imbestigahan at patawa ng parusa ang sino mang salarin sa pagkawala ng mga individual, lalo na ang mga kabataang babae na ginahasa na brutal, pang pinatay dapat wala silang sasantuhin. Ito August 23, 2022. Ako natuwa po ako dito dahil ang presidential sister ay tila bagang napipiko na rin sa mga nagaganap ngayon sa ating bayan. Maraming mga nagsasabi na ito daw na mga nangyayaring kahindik-hindik at karumal-dumal sa ating bayan ay kagagawan o propaganda lamang ng dilawan. Mga palangga, I don't think so na ito ay propaganda ng dilawan. Ito po ay mga real people na mga biktima. At hindi natin pwede na lang kapag may mga nangyayari, sasabihin natin kasalanan ng mga dilawan. Gawa-gawa nila ito. Kumbaga sila kaagad ang involved na may, kumbaga sila yung may akda para dukutin yung mga batang ito, mga inosenteng ito. I don't think so, mga palangka. Kasi if you talk about dilawan, marami sa Malacanang. Marami sa loob. So sabi nga natin, tapos na ang eleksyon. Tapos na ang ating bakbakan. Ang biktima po dito, wala na pong kulay. Okay? Yung mga biktimang nadukot, yung mga naghasa, kung ano-ano mga karumal-dumal na ginawa sa kanila, wala na po itong kulay. Mga Pilipino ito. Regardless kung ano man ang kanilang mga sinuportahan ng mga panahon na yon. At I don't buy that, na ito ay kagagawan ng mga dilawan. So itigil na natin yan. Diba? Dati, although, you know, sinisensationalize nila yan at talagang hinahighlight talaga yan ng mga pinklawan, nung pag-upo pa lang ni Pangulong Duterte. At ito namang mga nangyayari ngayon, hindi naman ito gawa-gawa lang. Ito may mga pamilya, may mga biktima, may nakikita natin. So, wala na pong isyong dilawan ito. And I don't think na gagawin ng mga dilawan itong mga sinasabi na ninyo, ako hindi man ako nagsabi, na pag-kidnap at pagtitigi ng buhay ng mga inosente para sirain ang president, ang ating presidente, yung administrasyon. Mismo yung mga asa Malacanang, silang sumisira sa ating presidente. Di ba?
So ito po ang akin lang dito. Nagpapasalamat ako sa Sen.IMEE Marcos kasi bilang isang presidential daughter, hindi siya bulag, pipi at bingi. Sinasabi niya kung ano yung nakikita niya and looking forward na yung PNP at ang you know, pamunuan ng NBI, DILG, lahat ng tawanin ng gobyerno na may mandato para pigilan at ipatupad ang peace and order sa ating bayan, igawin nila. Wala pong kulay ang peace and order. Walang dila, walang pula, walang puti. Pag sinabi mong bigyan ng kamay na bakal itong mga nagaganap dito, di ba? Bigyan ng political will ang isang leader para sugpuin itong mga dinudukot na ito. Dapat ganun. So whether ang presidente natin ay dilaw o pula, kung kailangan nating mag-voice out, mag-voice out tayo, hindi po dahil pula ang sinuportahan natin, eh lahat na lang ang pangyayari na may ganitong tigihan sa Pilipinas, isisisi natin sa dilawan. Di ba? Hindi po maganda yan. At saka alam naman natin, tahimik ang NBI, tahimik ang DILG, tahimik ang PNP sa mga issue, especially yung kaguluhan dyan sa Lamitan. O, dahil kung sinisingit yan, dahil hindi pa rin nagsasalita yung mga kinauukulan dyan. Walang public order, walang peace and order sa lugar na yon. At ngayon sa ating bayan, itong mga pagdurukot sa mga kabataan ito, aba, nakaka-apekto ito sa ekonomiya natin, sa turismo natin. Paano tayo mag-invite ng mga foreigners na bumisita sa ating bayan? Kung itong nakikita natin na, you know, actual, hindi nga galing sa mainstream media, ito'y galing sa mga CCTV. Kinukuha lang ng mainstream media. Ito'y galing sa mga random citizens na kung saan na-witness nila yung mga pangyayari. So definitely, walang kinalaman ang mga dilawan dito o pinklawan o pulahan. So huwag natin isipin na lagi na lang natin i-coconnect sa kanila. Panahon na para magkaroon tayo ng public safety, peace and order, dahil ito yung inaasam-asam natin. Umasa tayo na makabangon tayo muli. Pero kung tatahimik-tahimik lang itong mga kinauukulan, eh paano nga tayo babangon? Even the presidential daughter nagsalita na. Diba? Kaya pong dilawan pulahan, nasa loob na Malacanang, may dilawan at pulahan, may na-appoint na dilawan. So tama na yung mga dilawan pulahan, dilawan, pinklawan na yan. At hindi na kayang magpabagsak, okay, actually, ng dilawan kung ito ay kasinungalingan. Diba? Kung gagawa sila ng mga kasinungalingan, laban sa administrasyon, hindi na yan magwawagi. Alam natin yan, dahil kung nagwagi sila, dapat sila yung nanalo nung May 9 election. So i-erase nyo na yung sinasabi ninyo na itong mga kaganapang kahindik-hindik, eh ang sakot dito, ipaka na ito ng mga dilawan. Ito po ay issue ng ating lipunan na nakakatakot. Imagine ninyo, di ba? Nag-usbungan ngayon ang mga dukutan, kidnapan, hindi ba kayo na-alarma? Di ba? Yung itong mga kinaukulan, hindi ba kayo na-alarma? I hope hindi pamilya ninyo. I should say, sana maramdaman ninyo yung nararamdaman ng mga taong, mga pamilyang nadukutan o napagsamantalahan na kanilang mga anak. Ako bilang isang, you know, biktima ng pag-abduct. Naikwento ko na po yan sa nakakaraang vlog ko. Ako'y biktima. Kaya ganito yung nararamdaman ko. Diba? Nung panahon na yun, that was Ramos administration. Yeah, 1994. So, kinuwento ko na sa inyo yon. No, it's not 1994 pala. Summer in 90s, 96 yata, college days, 96. So, kaya po ako ganito na nahahabag dito sa mga biktima ng mga dinudukot dahil ako'y naging biktima din na muntik ng madukot. Naikwento ko na po yan. Naglaban lang ako, nagpumiglas lang ako, kaya ako nakaalpas sa abductor ko. So hindi to issue ng dilawan at pulahan yung mga bata, yung mga dalagitang dinudukot. Dahil isa din ako sa muntik ng madukot at muntik na sigurong maghasa o mategi ng mga masasamang elemento sa lipunan natin. So please, stop na bigyan natin ng kulay ito. Hindi po ito issue ng kulay. Ito yung issue ng safety ng ating mga kabataan, ng ating mga mamamayan. Sabi ko nga kanina, paano tayo magkaroon ng mas madaming turista dahil bubukas na tayo sa turismo ngayon? Paano tayo makapag-invite ng investors, ng turista sa ating bayan kung nakikita nila sa balita na kaliwat kanan may dinudukot, may ginagahasa, may pinagsasamantalahan. Di ba? So, for sure, piko na rin to si Manang Imee dahil nakikita niya mismo na mukhang tahimik itong PNP, NBI, DILG. Di ba? Tahimik sila. At hanggang po mayroon mga
negatibo ng mga nangyayari sa bayan natin na hindi gumagawa ng kanilang mga trabaho sa ikinauukulan, ako bilang isang supporter ng administrasyon, magsasalita po ako. Hindi ko ititikom ang bibig ko dahil iisipin ko, ay baka mapulaan tayo ng Dilawan. Wala na po ang issue ang Dilawan at Pinklawan sa panahon ng peace and order ng bayan natin. Nalulungkot lang ako kasi nagbabantay tayo dito eh. Even yung lamitan issue, yung in-report ko sa inyo na may mga natitigi doon like almost every other day. May mga titigi, magulo ang buhay nila doon. Mga tao duwag, ang mga tao natatakot, naduduwag dahil naduduwag sila, natatakot sila sa kanilang mayor base sa kanilang mga statement. 'Di ba? So yun po ang gusto kong sabihin sa inyo na sana magising natin itong mga kinauukulan para gumalaw-galaw naman yung mga jet lag nila. Mukhang nagpapalakala ng mga jet lag ang mga hitan. Anyway, ay nako. Hindi po talaga titigil ang problema sa ating bayan. Kaya magiging vigilant tayo and we have to be aware. At kailangan nating fearless tayo para kontrahin o kalabanin ang mga hindi nagtatrabaho. Hindi tayo matatakot kasi hodang kapartido natin o sinusuportahan natin, baka tayo matatakot. Hindi naman tayo diba, pababayad sa kanila para itikom ang bibig natin. Ang pinag-uusapan natin dito, ang kapakanan ng Pilipino, pulaman o dilaw ang Pilipinong ito. Kailangan protektahan sila. Kailangan mamuhay sila ng mapayapa sa pamayanan. Hindi ganito kakabakaba, takot na takot ang mga kabataan o ang pangkalahatan. Ay, nako.